Capricorn, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 29 to May 5, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, let's see Capricorn weekly energies for you. April 29 to May 5. Overall energy, Two of Cups, in love, in love ang mga Capricorn. Pwedeng in love kayo sa person nyo or in love kayo sa career nyo. This is also about partnership. So, yung iba, you are into a business partnership. Parang meron kayong, yung iba, may ka-date. May date kayo ngayong week na to. Pwedeng dahil sa trabaho, pwedeng personal na date. So, let's see your challenge. Queen of Cups. Ang challenge nyo is your emotions. Maaring meron kayong mga emotion dyan na hindi nyo ma-express. Maari ring yung iba, meron kayong ginagawang pag-aaruga, pag-aalaga sa isang tao pero hindi niya na-appreciate yung pag-aalaga mo sa kanya. Let's see your opportunity. Three of Pentacles. So, sa opportunities ninyo, maaring sa finances to, sa pera, no? Pwedeng meron kayong bagong project na parating. May contract signing, merong meeting. You will be meeting people related sa business, sa career, sa trabaho nyo. This is also about expansion ng career or business. So, kung meron kayong negosyo, maaaring magdadagdag kayo ng produkto, serbisyo, or branches. O, diba? Yung iba naman, maaaring merong makikipag-work sa'yo, collaboration. Especially if you're a content creator, no? Yung ibang content creators will work with you or sponsorship. Yan, extra income. Let's see your blessing. The Knight of Swords. So as a blessing, maaring mas magiging authentic ka sa sasabihin mo. Like, mas magiging totoo ka sa gusto mong ipahayag sa iba. You're going to speak your truth, yung katotohanan, no? And this is also very fast energy, so maaring marami kang magagawa. Mas magiging productive ka ngayong week na to. Yung mga kailangan mong asikasuhin, maasikaso mo na. Yung mga kailangan mong gawin, magagawa mo na. So, let's see what else for you, Capricorn. Ngayong week na to. A message in a bottle. Pwedeng ano, may parating na message galing sa ibang bansa. Or, this is also emotions, no? Kasi may tubig. So, maaring merong magpapahayag ng feelings niya towards you. Or maaring ikaw yung magpapahayag ng feelings sa isang tao. Na tinatago mo, matagal mo nang tinatago to. And I think that is your challenge, no? Nabanggit ko sa inyo kanina. Kahit ano, pwedeng feelings to, like romantic feelings, or meron ka lang talagang gustong sabihin dun sa person that you're dealing with. Pwedeng samahan ng loob, no? Sasabihin mo na. Let's see what else. Yin. This is feminine energy. So I think you are going to focus on taking care of yourself. Creativity rin to. Maaring marami kang mga ideas ngayon na nabubuo, na gusto mong gawin, i-explore.
and also practicing self-love, self-care. Blessed. Oh, ang ganda. Blessings are coming in, Capricorn. Ito yung kahit anong blessing, no? Kasi kanya-kanyang blessing yan eh. Kumbaga yung blessing sa iba, pwedeng sa'yo, hindi yun blessing. You get what I mean? Oo. Kasi yung iba, para sa kanila, yung bawa nabuntis, no? Magkaka-baby, blessing yun sa kanila. Yung sa iba, hindi sila ready, so pwedeng hindi nila yun i-consider as blessing. But, kanya-kanyang blessing. But I think for some of you, whatever you are praying for, ano yung pinagdadasal nyo, minamanifest nyo, matatanggap nyo yan this week. Okay? Let's see your money, career, finances, energies. And I think, no, meron kang mensahe na marireceive. Pwedeng ano to, yung inihinihintay mong resulta ng exam, ng visa, or inapplyan mo sa ibang bansa. Mm-mm. Let's see your money, career, finances. Uy, the star. Wow. So, ito yung hopes and dreams mo. It's happening. Oh my God. Oh. Meron pang Empress. Empress is about abundance, prosperity. Tinan mo, may buntis. Oh, meron talaga mabubuntis. Okay. And maari ring ano to? Giving birth to a new idea or a new source of income. Pwedeng magsisimula ka ng isang negosyo. Ito yung pangarap mo. Or isang source of income, no? Na kung saan eh magagamit mo yung talents and skills mo. Yan, yung creativity mo. You're also healing. So, healing from your past. Kung nagka-problema ka sa trabaho, sa business, sa pera mo in the past, ito ay maayos na. Unworthy in nature. So, sabi rito, do not settle for anything less than what you deserve. Yes. Alam mo kung ano yung dinideserve mo pagdating sa career, sa trabaho, sa finances. At yun yung goal mo na makuha. Mm-mm. And also, kung kayo ay masyadong busy, huwag rin kalimutan lumabas-labas, mag-enjoy with nature dahil makakatulong yan sa inyo para magkaroon kayo ng clarity, no? Matanggal ang mga nega energies around you. So, let's see naman sa inyong love life. Uy, Three of Swords. Maaring ano, meron ditong disappointments with someone. Pwedeng romantic partner mo or a friend. Para kasing may tinatago, no? So, pwedeng meron sa yung itinago yung person na yon, na-disappoint ka. Kaya nagkaroon ng conflict, pag-aaway. Na pwedeng mauwi sa hiwalayan, no? Or cutting off connections. Or maaring ikaw yung nag-secret, no? Sa person mo na nalaman niya, natuklasan niya, may mga inililihim ka sa kanya na supposedly dapat malaman niya. Tapos naging reason para mag-away. Nakos. But some of you naman, kung kayo ay single, this can mean parang feeling mo wala nang person na darating sa buhay mo. May mga times na malungkot ka. Oo, na tinatago mo lang. Deep within you. But with the High Priestess, kasi maaring masyado kang sensitive, no, sa energy ng ibang tao, alam mo agad kapag red flag. So kahit na merong potential partner, iniiwasan mo na. Transform, o nag-change, may pagbabago, unrequited. Ah, okay. So, yung iba sa inyo, you are dealing with someone na hindi kayo masyadong napapahalagahan. Maaring yung effort na naibibigay nyo, hindi niya natutumbasan, hindi niya na-appreciate. Pwede rin namang reversal, no? Yung effort ng person mo, hindi mo na-appreciate. Kaya parang nagkukulang sa ano, sa pagmamahal yung person mo, parang nai-insecure. But itong transformation is major change in your relationship. So some of you pwedeng maiwi talaga sa separation or cutting off connections, no? Expect powerful change. See? May powerful change. And I think ano yan eh, meant to happen. Hindi mo may iwasan. Surrender to the divine, oh, 'di ba? Kung ano man tong powerful change na to, just surrender. Wag mong iwasan or i-resist.
para hindi ka na mahirapan. Believe in the impossible. Wow. So, maaring ito yung blessings na darating sa'yo in terms of your career na akala mo hindi mo na makukuha. But, it's possible. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye!